tingin ko kasi sa sobrang creamy niya, tapos oily pa yung skin mo, yung brow mo, oily siya. Hello, Mayong Adlos, hintanan mga anahe sa hindi pa nakakilala sa akin, it's me, Levy. Welcome sa akong channel. And for today's vlog, i-review natin itong BYS na brow gel. Ayan. So, nabuksan ko na siya kasi ginamit ko na siya for 2 weeks. Ayan. So, ngayon ko lang siya gagawa ng review. So, itong BYS na brow gel, medyo matagal na ito siya sa market. Ngayon ko lang siyang sinubukan. Ay, hindi. Ngayon lang ako nag-try ng ano, yung brow gel kasi ang dami ko nang ni-review na yung pang kilay, pero yung pencil talaga palagi ko nire-review. So, first time kong gumamit ng brow gel. So, ito yung una ko sinubukan. Ito yung BYS na brow gel. So, ito siya. So, nagamit ko na siya for 2 weeks. Ayan, nabibili natin ito siya sa Lazada at saka sa Watson. Maglalagay ako ng link sa Lazada dito sa aking description box. I-check niyo yung link ko dito sa Lazada. Baka gusto niyo yung bumili. So, check niyo yung aking description box. Ang claim nitong BYS na brow gel, enhanced brow, long-lasting, tapos waterproof. Ang price nito is $399. Pero para sa akin, sa price niya na $399, tapos 2 grams, medyo mahal siya para sa akin mga anakis kasi konti lang talaga yung 3 grams nito. Tapos yung consistency naman nito, masyadong creamy yung consistency niya. Ayan. Itong brow naman niya, ito dito sa dulo, ito yung brow, ito yung applicator yung sa dulo mga anakis dito. Ayan. Ano lang, hilahin lang natin. Tapos yan, ito yung applicator niya. So, ayan, matulis yung applicator niya. At saka ito siya mga anakis, medyo itong applicator niya, hindi ko siya masyadong gusto pag ginamit ko siya pag apply dito sa aking kilay. Kasi pag halimbawa ito yan o mga anakis, as in ano siya, masyado siyang malambot para sa aking kilay. Kaya ang ginagamit ko ay itong paintbrush na, ito yung paintbrush ang ginagamit ko. Ito, meron kasi akong paintbrush dito sa bahay, kaya ito yung ginagamit ko, itong aking paintbrush. Tapos ang gold naman siya, kaya tapos ano, matigas siya, kaya tingin ko maganda. Tapos nung sinubukan ko, gustong-gusto ko siya mga anakis kasi ano siya, nag-perform talaga siya ng line katulad ng pamagdo-drawing tayo ganyan. So maganda siya. Sa sobrang creamy niya mga anakis, ang tagal niyang mag-sit sa kilay, tapos magkakaroon ng gap dito sa ating kilay. Sana makita niyo mga anakis yung ano, yung gap na namuo dito sa aking kilay. Ayan, lalo na dito sa kalbong part ng aking kilay, talagang makikita mo yung meron talaga siyang gap. Sana yung nakita sa camera yung gap niya. So ayan siya. So yung claim niya na long lasting tapos waterproof siya. So titingnan natin kung talagang long lasting siya. So kuha tayo ng product tapos i-swatch natin dito sa ating kamay. Tingnan natin kung long lasting ba siya. So ito naman siya mga anakis, napaka-pigmented ng kulay niya. Ayan. So tama na 'yan, tapos ano natin, smudge natin. Ayan mga anakis, so nabubura siya ha. So hindi siya long lasting mga anakis. Ayan o, nabubura siya. So ulitin natin para klaro. So, ayan siya. O, nabubura talaga siya. Ayan. So, maglagay tayo ng ano, isa pang line, isa pang try, tapos haya natin siyang mag-set sa ating skin. Ayan. So, ayan siya. So, mamaya, buburahin natin to. Para sa akin, itong BYS na brow gel, hindi siya suitable sa mga oily na brow, tapos yung sobrang nipis na brow katulad ko, yung sobrang nipis, hindi pantay yung aking kilay. Dito sa dito banda is madami yung kilay, yung marami kilay, marami yung buhok dito. Tapos dito sa dulo is sobrang nipis talaga. So hindi siya suitable sa mga oily at saka yung sobrang nipis na brow. Pag oily kasi yung brow mo, ang mangyari kasi madali siyang ano, yung madaling mabura yung ano ya, itong gel na to, as in sobrang madaling mabura kasi sa tingin ko kasi sa sobrang creamy niya, tapos oily pa yung skin mo, yung brow mo, oily siya, as in madali siyang mabura. Pag sobrang nipis naman yung brow mo, wala masyadong buhok, katulad sa akin, walang masyadong buhok dito sa dulo, as in ang hirap niyang ipantay yung kulay kasi pag
pag nilagyan mo na yung area ng brow mo na maraming buhok, katulad ko dito banda, pag na-apply ko na siya, mag-iiba yung kulay ng aking, yung buhok ng aking brow, mag-iiba siya yung kulay, parang yung medyo dark siya sa area na walang masyadong buhok, kaya ang hirap niyang pantayin. Tapos pag meron siyang gap ha, doon sa area na walang buhok, magkakaroon siya ng gap, tapos ang tagal mag-set ng ano yung product niya, kasi sa sobrang creamy niya tapos oily ng brow mo, talaga ang tagal niyang ano mag-set, or hindi talaga siya mag-set sa akin ha, hindi talaga siya mag-set kasi yung sobrang oily na aking brow. Tapos ang gap niya, pag nilagyan mo siya, tapos ano yung gap niya pag nilagyan mo, tapos ano, hindi pa siya na-set, ang mangyayari, yung product, isasama siya sa ano, sa brush, tapos merong something na nagbubuo sa ano, sa kilay mo. Ang ginawa ko nito mga anak, pinasubukan ko siya sa aking kapatid na yung kilay niya kumpleto sa buhok, yung as in maraming buhok yung kilay niya, so sinubukan niya. Nung trinay niya itong BYS na brow gel, maganda sa kanya, parang natural tingnan yung kilay niya kasi maraming buhok. Maraming buhok yung kilay niya, tapos normal lang yung skin niya, hindi siya oily yung skin niya, at saka hindi rin dry, maganda yung skin niya. So sa kanya, pag in-apply siya, as in natural talaga tingnan yung kanyang kilay, walang parang namumuo, at saka walang gap na nangyari sa ano, sa pag-apply sa kanya. Sa akin meron talagang gap, tapos ang pangit tingnan. Tapos nung nakita nyo, sana nakita sa camera kanina yung pag-apply ko, as in pag nilagyan ko ng product uli yung may gap, sumasama talaga siya kasi hindi talaga siya nagsiset, or basta hindi talaga siya nagsiset sa akin na yung mga ilang 2 weeks ko na siyang ginamit, hindi talaga siya magsiset. Tapos ang ginawa ko rin, kasi advice ng aking kapatid na lagyan daw ng setting powder yung aking kilay, tapos saka ko magkilay. So nung nilagyan ko naman, ganun pa rin yung ano yung nangyari, tapos parang kung kaunti lang yung namumuo sa akin, pero kung kaunti lang yung naging parang patchy tingnan nung hindi ko siya nilagyan ng ano yung setting powder. Ang nangyari nung naglagyan ako ng setting powder, parang medyo mahalata na yung parang patchy siya tingnan, tapos ano yung parang ano yung ang gap niya, ganun pa rin. So hindi talaga siya nag-work sa akin as oily na aking ano yung aking brow, sobrang oily talaga, no? Kaya nga patin, maganda to siya tingnan, parang natural lang talaga tingnan yung brow niya, so maganda to siya sa mga normal na skin, tapos may ano yung medyo madami yung buhok sa ano sa kilay ninyo, kasi pag sa ano talaga yung manipis, ang hirap talagang pantayin pag manipis yung kilay nyo, tapos hindi talaga siya magpapantay agad, kasi lalo na dito sa area na maraming buhok, tapos dito sa walang buhok, ang hirap talaga niyang pantayin. Tapos yung kulay din nito na brown, medyo masyado siyang light lang sa kulay niya na brown, para siyang light brown yung kulay nito. Ang rate na ibibigay ko nito ay 5 out of 10. Kasi yung brush niya, hindi ko talaga gusto yung brush nito. Masyadong malambot yung brush niya. Medyo pasaway siya, hindi siya sumusunod. Ayan, sobrang lambot talaga. Mas gusto ko ganitong ano, yung medyo matigas siya. Ayan, kaya yung ginamit ko yung paint brush na yung matigas, yun ang ginamit ko. Tapos sa shade naman nito, is hindi ko rin siya gusto. Masyado yung brown niya, masyadong light lang yung pagka-brown niya. Kasi parang light brown siya, yun. At masyado siyang creamy. Sa sobrang creamy niya, talagang hindi siya suitable for the oily brow katulad ko. So kaya 5 out of 10 yung ibibigay ko na rate nito. Tingnan natin to ngayon, itong nilagay ko kanina. Tingnan natin siya kung nag-set ba talaga siya sa aking kamay, at kung long lasting ba talaga siya. So burahin natin. Ito siya. Ayan yan, oh. Ayan, ang tagal ha, mga 10 minutes na siguro. Ayan, so nabubura pa rin siya, ayan. So ito siya, ayan, hindi talaga siya pang long lasting, ayan. Ayan siya, oh. So kaya 5 out of 10 yung ibibigay ko na rin sa kanya, kasi hindi siya talaga pang long lasting kahit inano natin siya ng mga ilang minutes, di ba? Ayan.
So, yun lahat mga nakis ang na-experience ko nitong BYS na Bro Gel. So, bago ko taposin itong aking video, magbabasa ulit tayo ng mga message sa last video ko sa aking Snell White. So, magbabasa tayo. Tatlong message lang yung aking babasahin at may napili na akong mga anakis. Ayan. So, ang una kong napili ay kang Ma'am Arlene Bahadi. So, nasa ibang bansa to si Ma'am Arlene Bahadi. Apang brighten lang siya sis, dili whitening. Pareho diri di like tanning lotion. Pero sa Pinas, pang whitening gayod. At narinig ko na rin yung mga Snell cream na ganyan. Maganda siya kasi nakatry din ako noon ng Snell facial cream. Hiyang yung mukha ko. Kaso, kailangan ko pang bilhin online sa Asia. So, nakatry na pala si Ma'am Arlene Bahadi nito. Yung sa kanya lang is yung cream, yung Snell facial cream. Yung talagang pang whitening, sabi niya. So, yung nireview ko, hindi siya whitening as in a facial wash siya ba, no? Yung pangalawa kay Ma'am Desiree Ajokwet. Tama ba yung pagkabasa ko? I-correct mo na lang ako, ma'am, dito sa comment ha, kung tama ba yung pagkabasa ko. Kasi ang hirap na rin itong dila ng mga Bisaya. Ang tigas! Ayan, so ito yung comment niya. Hello, anakis! Ayan, sabi niya, hello, anakis! Hihi, na-intriga ka pala niyan at facial wash lang talaga. Hindi pang whitening. Oo. Talagang, akala ko talaga pang whitening, pero hindi pala siya, pang facial wash lang siya. So, ayan. So, kaya pala mga anakis yung mga intro ko. Kasi, nung binasa ko, kaya sa video ko, sa mga recent video ko, mga anakis ang mga sinasabi ko. Kasi yung mga, sa nakita ko kasi sa aking analytics, yung palaging bumi-view sa aking video ay yung mga nasa 18 years old pataas, ganun yung tumitingin sa aking sa aking mga video. Kaya yung ko ngayon is mga anakis. So sinasanay ko yung aking sarili na mga anakis na ganyan. Kasi nung mga previous na video ko is sabihin ko talaga mga guys, ganyan. So ngayon anakis kasi mga bata pala yung karamihan sa aking viewers yung sa mga previous video ko ba, no? So ayun, kaya anakis ang tawag ko. Ayan. So itong pangatlong comment kay Juan Ching Official, ang comment niya ay tama yan sis, dagdag ka ng ibang content at nag-iba ng content at nagdagdag. Thanks sa review sis, ngayon lang ako online, hirap ng signal dito, di pa ako nakabalik sa work. So ayan, so ang tagal mong nawala sis sa YT. So, naisipan ko talaga na dagdagan yung aking content. So siguro yung daily vlog kung mga pangyayari sa loob ng bahay, sa labas ng bahay. Ayan alam mo yung dila ko, nabubulol naman ako. Sa labas ng bahay, ayan kung saan-saan, kung ano yung pwede natin idagdag sa aking channel. So ayun, so daghang kaayong salamat sa inyo ang tanan for watching my video. At saka thank you pala sa lahat ng mga bago kong subscriber. Yan, maraming salamat sa inyo sa pag-subscribe sa aking channel. Tapos yun, hanggang dito na lang. Sana'y nagustuhan nyo itong aking video. Kung nagustuhan nyo, please like at saka share itong aking video. Kung bago kayo, please don't forget to subscribe dito sa aking channel. Click niyo yung maliit na bell dyan para updated kayo sa mga bago kong video. Daghang kayong salamat for watching my video. Magkita ta sa sunod na ako na video. Amping kamuntanan. Bye!